nag-release lang, ang Holy Spirit nung sinabi ni Pastor Wong na release, yung receive the blessing, si Ate Mary, pag sigaw niya, nagla ako yung nag-speaking of tongue, na dun sa sinasabi ko, dun sa ano ko na, glory to you, Lord, glory, nag-praise and worship ako dun sa ano ko, sa speaking of tongue ko. Talagang, tapos afternoon, nung sa last part na, nung Saturday, tuwi talaga ang Holy Spirit ang gusto sa akin. Talagang, hindi ko maintindihan, nandiyan, nagtuwa-tuwa. Talagang, hindi ko, nakatuwad ako na, talagang, inaano ko, hanggang sa nakalugod ako, nakita ko yung vision ko na, yung pamangkin kong may autism, na yung healing nagre-release sa kanya, tapos yung mercy and salvation sa family ko. Kita ko ang mama ko, si Ate Emmy. Talagang kaya I'm so glad na nakakarating ako ng encounter. Sinasabi ko nga kay Ate Tara, if you can stay there for a week, I will do it. Kasi it was so great na nakilala ko ang Lord, na nagmamanifest ang Lord sa buhay ko. Na kahit na in behalf of everything na downfall ng human being, talaga nandiyan ang Lord palagi. Kaya nung Monday, pagdating ng Sunday night, pagdating ko, masaya ako. Talagang tumawag kay Ate Ina. Masaya. Talagang I'm overwhelmed. Tumawag din pa nga ako kay Irene. Kasi talagang sabi ko, the wonders of the Lord is amazing. It's nobody can pay. Kaya nasabi ko, walang enough words to give thanks to the Lord. Kasi talagang walang proper. Hindi ko ma-express yung pagpapasalamat sa lahat ng wonders na ginagawa niya sa buhay ko. Nung pag-uwi ko ng Sunday, Monday morning, I was surprised kasi yung brother-in-law ko na supposed to pick up sa akin, sabi ko, papasok sa trabaho, hindi siya dumarating, he's late for 10 minutes. Nung pagsakay ko sa car niya, sabi ko, bakit ka late? Sabi niya, Ate Ann, hindi na kita maihahatid. Why? Kasi wala na akong trabaho. Parang dinuhog yung puso ko na talagang, sabi ko, Lord, parang napag-ganun ako, Lord, bakit? Gumanun ako. Tapos sabi ko, biglang nag-leap up yung faith ko. Sabi ko, alam mo, kapatid, there's something good better than you. I think there's something going to happen on that shop. Kaya, God prevail na maalis ka. Sabi ko, don't worry. Sabi ko, ganun, God. Sabi ko, God will provide you something. At sinabi ko rin sa kanya na, magdasal lang ikaw. Sabi ko, have faith na bibigyan ka ng Lord. Kasi ang Lord, ang miracle na ginagawa niya, it's unbelievable. Tapos nung bumaba ako, sabi ko, basta dasalan mo yung resume mo, kung saan ka pupunta, dasalan mo, tapos sino man yung dadalahan mo, hihipuin ang puso, noon, at magsasign yung resume mo. Sabi niya, oo ate, syempre mahirap magsalita sa non-believers kasi sometimes there is resistance. Pag nakikita mo yung facial expression, kaya nadudurog din yung puso ko na parang, Lord, show them miracles na ginagawa mo sa akin para makilala kanila. Bisag niya, sabi ko, paluin eh. Yung para bang mag-isay yung mga kapatid ko. Tapos after nun, pagpasok ko sa office, mayroon pa akong 20 minutes para mag-ano sa Lord. Nung nagdadasalak, talagang umiiyak ako. Sabi ko, Lord, parang awa mo na po. Kasi yun yung kapatid kong may baby. So, siyempre, pag may baby, naiisip mo kung ano yung mga kailangan na anong mga ano. Nararating din ako. Pero sabi ko, God will do something miracle. Sabi ko, and no. Sabi ko, Lord, nakikinig at this very moment sa akin. So sabi ko, bibigyan mo ng blessing si Rudel. Sabi ko, with your mercy, Lord, ako na po ang nakikiusap. That's the first person that he's going to bring his resume, make his resume shine. When he see that resume, sabi ko lang, after 3 hours, tumawag yung kapatid ko, may trabaho na yung brother-in-law. And we benefit pa. God is so good kasi talagang that day talagang binigay niya kaagad yung blessing sa akin na pinagkaloob niya kaagad. Tapos after two days, nag-ano naman yung aking boss, yung sa head namin, bumaba. Kasi yung isa ko kasama, parang move din naman dun sa department namin, sabi niya, Angel, we find you a position. Tapos meron lang, ito siya dun sa table ko. Sabi niya, by the way, Ann, we're extending your contract until May. Hanggang makapasok ka ng competition and then we'll pull you out. Sabi niya gano'n sa akin. Kaya, di ba ko all the praises sa Lord, sa Lord, kasi that's the best way. Kasi hindi ba nakaka-excite, please, huwag kayong makinayan. 110 is nothing na, kumbaga hindi mababayaran ng pera, lahat-lahat ng ibibigay ng Lord sa inyo. Amen.
Amen. Kaya binigyan ko ng pagkakataon si Sister Anne na mag-testify because I witness. I was there on that particular day at very weekend. Kaya I know he was touched by the Lord. Kaya yun nga sabi ni Sister Anne, paluin daw natin yung ating katabi, baka natutuhin na. Ingat, paluin nga natin. Kasi minsan pag hindi tayo napapaanda, tutuhin talaga tayo. Amen. So, our topic for this very early morning is about obedience. May katanungan dito. Ay, hindi pala katanungan, item. What happened when we say yes to God? Tama katanungan kasi question mark na pala. Ano daw ang mangyayari pag tayo nag-say yes to God? Sa mga nag-encounter, marami ang naka-experience ng yes, no, yes, no, no, yes, yes, no. Merong purong sulong. Meron nung una excited na excited, umatin ng encounter. Pero in the middle, medyo ang kaaway, pumapasok na. Yun nga, as Sister Anne was experienced that. Kaya, ang topic natin ngayon ay yung obedient. Kung yes tayo, dapat yes. Mas mentor na tayo sa presence ni Lord, kailangan puro tayo yes. Kasi blessing will follow. Amen? Amen? Kasi hindi natin pag no tayo. Ano nangyayari? Nangihina tayo. Nababago na yung isip natin. Lumiliko una sa kaliwat kanan. Hindi na tayo nag-i-straight forward. The Lord simply requests are open. Stepping stone to life's most wonderful blessings. Simon Peter, as an example, is a good illustration of what happened when we say yes to God. Remember, during that time, diba na sa fishing, ano sila, industry? Mostly sa mga disciples ni Lord, mga ano sila, mga ordinary person. Walang kinuha doon si Lord na presidente ng ganito. O manager ng ganito. Dahil ang Panginoon ay isa servant too. He came here to serve us. Amen? In Luke 5:1-11, dahil mahaba yung verse na to, read it na lang pag ano, yung medyo kasi mahaba siya. People are pressing in around Jesus while he was preaching. The Lord wanted to use Peter's boat as a floating platform. During that time, more people are coming to the Lord kasi nagkakaroon na nga ng miracle, yung mga miracle na minsan hindi nila na-experience doon. When the Lord is ministering during that time, yung mga taong nahabol siya. Dahil alam nilang may miracle na mangyayari. Kaya ang ginamit na pinaka-platform, katulad ng tinatapakan ko ngayon, is yung boat ni Peter. Amen? Yung boat ni Peter, hindi pa siya disciples nung time na yon. Amen? So, from which to address the crowd on shore. So he asked the future apostle, future, ibig sabihin mangyayari pa lang, to push the vessel out a little way. We can see that in verse 3. This in itself was not a particular remarkable request. Ni-request lang ni Lord, boat pa lang siya, ha? But Peter's compliance paved the way for multiple blessings. And from his example, we learn how essential it to obey God in even to the smallest matters. Yung pag-attend lang natin dito, smallest matters lang yon. Kailangan lang ni Lord, gumising tayo. Pero blessing will come. Amen? Amen? So, tayong lahat na narito, claim it. Paglabas natin, overflowing blessing. Amen. Amen. Let's give God a praise to our God. Immediately, the crowd was blessed by Peter's obedience. They were now able to hear. Kumbaga, malaki siya na comfortable ang mga tao. To hear Jesus' word as he taught. Then when the lesson was completed, the Lord said to Peter, put out into the deep water and let down your nets for a catch.
Here